Misto lang, pinagtulungan. Ito pong si Brigadier General Nicolas Torre III, ang Regional Director po ng Police Regional Office 11 kahapon sa nangyaring hearing ng Senado sa Davao City. Kasi yung tatlong senador, kung hindi ako nagkakamali, ha, particular ito pong si Ronald De La Rosa, napaka-bias po talaga. Kasama po, siyempre, ng mga resource person mula po sa Kingdom of Jesus Christ. At dito lang ako nakakita ng hearing sa Senado, at hindi ko ito nakikita sa House of Representatives, na meron pong isang resource person na hindi ko po mabilang kung ilang beses po nag-raise ng point of order. Bakit naman ganun? Ang point of order, alam na alam ito ni Senator Ronald De La Rosa sapagkat nabasa niya naman ang kanilang rules. At ito naman ay alam din natin sapagkat lagi po tayong nanonood ng mga hearing sa House of Representatives or Senate of the Philippines. At sa kalaman na yan, tanging ang mga miyembro lamang ng committee. At sa pangyayaring iyon, Committee on Public Safety and Order and Dangerous Drugs yata yung pinamumunuan po nitong si Senator Ronald De La Rosa dyan po sa Senate of the Philippines. Eh, ang resource person, nagre-raise po ng point of order at inaallow po ito nitong si Senator Ronald De La Rosa. Buti na lamang yung sobrang buwisit ko sa pakikinig ng ilang oras na ay napalitan ng kahit paano, eh tuwa dahil meron pong, kung hindi ako nagkakamali, isang resource person din ang nag-question kung bakit hinaallow ng chairperson kahapon na ang isang resource person ay mag-raise ng point of order doon po sa hearing na nangyayari kahapon. Ma'am Carclea, maraming salamat po dyan ha, sa 9.99 super sticker. Oh, at dahil doon, natigil. Pero ganun pa man, talagang napakalayo po ng hearing ng House of Representatives sa Kasenado. Eh. May order po talaga sa House of Representatives. At hindi ka pwedeng basta magsalita hanggat hindi ka nire-recognize ng chair. Eh sa Senado kahapon, every now and then na gustong magsalita ng mga resource person mula po sa KOJC, nauuna pa silang magsalita kaysa sa pag-allow sa kanilang magsalita ng chairperson. Tapos lahat na lang ng sinasabi ng chairperson ay agree sa mga sinasabi po ng resource person mula sa KOJC. Tapos lagi niyang pinupuna ang mga pagsasalita ng kabilang party, particular mula po sa Philippine National Police. At dahil po dyan, katulad nung sinambit po natin kanina, eh mistula po talagang kinuyog ito pong si Police Brigadier General Nicolas Torre III dyan po sa Senado. Pero hindi po nagpatinag ang isang matalino, matapang at may paninindigan na general. Kaya ako, kung ako po inyong tatanungin, sana kung sa lalalapit na panahon, before his retirement, sana mapili po itong Chief Philippine National Police. Eh. Gagawa po ito ng kasaysayan kasi wala pa pong nagiging hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas na hindi po galing sa PMA. Ito pong si Police Brigadier General Nicolas Torre. Kung hindi ako nagkakamali, batch 92 po yata ito ng Philippine National Police Academy. Kauna-unahan kung sakali na magiging Chief PNP po ito. Sana magtagumpay po siya sa pag-aresto sa mga pugante na ito na pinangungunahan po ni Apollo Quiboloy. At naniniwala itong ating mga kapulisan sa pamumuno ni Police Brigadier General Nicolas Torre na ito pong puganteng si Apollo Quiboloy ay within the premises of the Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, panoorin muna natin ang buod ng mga pangyayari na yan sa Senado kahapon mula po sa balita ng UNTV. Lalain, ano ang nangyari sa public hearing ng Senado kanina pati na sa sabing inspeksyon ng mga senador sa KOJC compound? May nakita nga bang hukay doon? Monica, kinumpirma ng Office of the City Building Official na talagang bagong semento ang nakita ng mga... Yan naman ay hindi kinakaila ni Police Brigadier General Torre. Pero siyempre, meron siyang statement na patunayan nila. Pero doon po sa naging briefing nito pong si General Torre kahapon, eh inamin niya naman na sila po ay naghukay at matapos pong hukayin, ito po ay kanilang pinaayos. Kaya wala pong problema sa parte ng PNP. Ngayon, kung sa tingin ng Kingdom of Jesus Christ na labag ang kanilang karapatan
to liberty, life, and security. Then, mag-file po sila ng appropriate legal actions sa korte. At hindi yung dinadala po nila sa harapan ng publiko at sasabihin nila na ito pong si General Torre nililegalize ang mga sinasabi nilang unconstitutional actions laban po sa kanilang grupo o partikular sa karapatan daw po nitong si Apollo Quiboloy. Mga senador kanina at ilang mga kinatawa ng media doon sa basement ng JMC building. At update naman dito sa Senate hearing ay ongoing pa rin ang pagpresenta ng KOJC sa kanilang side patungkol dito sa operasyon ng PNP. Hindi pa natin naririnig itong side ng PNP. Pagkatapos kasi ng KOJC, yan, ay ito namang side. Madidinig po natin yan ngayon o kagabi. Ha? Pero bago natin sige puntahan pa, ito pong nangyaring hearing kagabi diyan po sa Senado kahapon at hanggang gabi, e basahin muna natin ito pong buod din ng balita. Ayon po dito kasi kay General Torre, hindi po sila titigil. In fact, meron nga po siyang pahayag sa pagtatapos po ng kanyang briefing o sa kanyang presentation kahapon, ay sinambit niya po ang mga katagang ito. Sabi po dito ni General Torre, hindi kami titigil hanggang mahuli itong pugante dahil ito po ang kanilang katungkulan. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi po namin gagawin o kaya na iiwan ang noon ay wala pong boses na mga biktima ni Apollo Quiboloy. Basahin ko po ha, tinagalog ko kasi. We will not stop until we arrest the fugitives because this is our duty. And most importantly, we cannot and will not abandon the once voiceless victims of Apollo Quiboloy. And yan po ang pinakabuod dito. Dahil sinasabi po dito sa balita, no deadline set for Quiboloy's capture. Siyempre, hanggat hindi nahuhuli si Apollo Quiboloy at hanggat hindi nasusuyod, yan pong Kingdom of Jesus Christ premises na more or less 30 hectares ang laki. General Santos City, mula po sa Mindan News, Brigadier General Nicolas Torre III, Police Regional Office 11, Chief said the police will get Pastor Apollo Quiboloy even if it takes more than a year. At dalhin po ito sa hukuman para harapin po ang kanyang kaso. Sabi niya, we are hell-bent on getting him, said of the fugitive preacher who continue to evade arrest for the string of criminal cases including human trafficking, sexual harassment, and child abuse lodged before the courts. Ngayon, puntahan na po natin ito pong nangyaring hearing kahapon. At dito, makikita po natin ang ilan sa mga katotohanan talaga na pilit binabaluktot po ng mga miyembro ng KOJC at ng mga sumusuporta dito. Dito lang ako nakakita na ang pulis ang kinakapkapan. Dito lang ako nakakita na sinasabing mga relihiyosong tao pero lintik ang pagmumura, lintik ang mga ninanais na mangyari sa kanilang kapwa. Kaya ako ayokong sabihin na relihiyoso ako . Kasi ako nakakapagmura talaga ako from time to time. Kaya kung kayo'y nagpapakilalang relihiyoso at ganyan ang mga gawain ninyo, aba, baka sinusunog na ang kaluluwa ninyo sa impyerno. Dahil ang pagiging relihiyoso dapat isinasa puso. Kung ano ang nababasa mo sa Biblia, dapat yon ang gagawin mo at yon ang ikinapamumuhay mo. Hindi taliwas kung ano ang isinasaad ng Biblia. Huwag nyo nang i-claim na religious person kayo kung taliwas naman ang mga ginagawa at sinasabi ninyo ng nasusulat po sa Biblia. Panoorin po natin ito mga tol. And before again, sir, there was that contention that the compound is a religious area. Is they consider it as a religious area? Is may ask the KOJC resource persons. So religious area, bawal manigarilyo, which they say is like that, at bawal magmura. Tama po ba? Tama po ba yung contention kanina na narinig ko? That the KOJC compound is a religious area and bawal doon magmura, bawal manigarilyo. That's why that's what they're saying
na kinukumit ng mga police ko, sir. Nilulid to us. Is that correct? I heard that. Yes, sir. Thank you, sir. So, thank you, but... Napaka-defensive talaga nitong si Senator Ronald De La Rosa pag ang statement ay medyo against sa KOJC, ano? Pero pagka KOJC ang nagsasalita, I agree. Anak ng teting na yan. Kaya malilekturan siya rito eh. Parang hindi naging police eh. Hindi alam ang difference ng arrest warrant saka search warrant eh. Pero imo, inire-recommendan niya dito kay Police Brigadier General Torre na mag-apply ng search warrant. Eh hindi nga yun. Mamaya maririnig ninyo kung paano po simplihang lecturan nito pong si General Torre, itong senador na dating GPNP Ronald De La Rosa. Very much again, sir. Let me start now without any much further ado. And also I would like to acknowledge our boss in the DILG and USEC Lord Villanueva, sir. Next slide, please. The authority and legal basis of our operation are the alias warrants of arrest against Apollo Quiboloy and five... Yan, paliwanag muna natin. Nag-aaral tayo rito, ha? Pero siyempre, mas marami po sa inyong mas maalam sa akin. Ngunit marami din po tayong manonood na hindi po familiar sa mga pinag-uusapan po natin. Ngayon, nadinig po natin yung salitang alias warrant. Ganito po kasi yan. Kung hindi ako nagkakamali, sa ating jurisdiction, meron pong tinatawag na alias warrant, warrant of arrest, saka bench warrant. Ano po yung mga pinagkaiba ng mga yan? Yung warrant of arrest, this is a general term pertaining to alias warrant or bench warrant. Lahat po ng mga kautusan na nanggaling sa Korte Suprema na inuutusan ang ating law enforcement authorities na hulihan ng isang particular na tao, in general, ang tawag po dyan ay warrant of arrest. Kailan nagiging alias warrant ang isang warrant of arrest? Kasi under the rules, ang ating law enforcement authorities ay inuutusan po ng ating korte na within 10 days ay dapat po iserve ang warrant of arrest. After po ng 10 days na yan, dapat po i-return po ito ng law enforcement authority sa court of origin ito at ipaliwanag kung either, syempre kung nahuli, dalhin ang kustodiya ng nahuli doon po sa korte. At kung hindi naman nahuli, ipaliwanag why within 10 days they failed to arrest after serving the same yung subject ng arrest warrant. And thereafter, kapag ka nakapagpaliwanag na po ang law enforcement authorities, usually sabay na po yun, i-archive na po ito. At ang archive warrant of arrest, magiging tawag na po doon ay alias warrant without expiration. Salamat po sa nag-send po ng super sticker, ano, kay Romel Oracion. O sige, basahin natin. Sabi niya, if I am General Torre, I will tell to Senator Bato that I will arrest him too if given a time that he will violate this warrant of arrest that you are part of this chaos to hide Mr. Quiboloy's accordingly. Salamat po sa inyong mensahe at super sticker, Romel Oracion. Ngayon, balik po tayo doon sa sinasambit natin kanina. Yung alias warrant na yan, without expiration po yan. Unless the person were arrested or that arrest warrant were lifted or was or is lifted by the court. O, pasensya na kayo kung grammatically incorrect ako, no? Ngayon, mga tol, hanggat hindi po nahuhuli ang tao, lifetime po yan. Lifetime po yan. Wala pong expiration ng warrant of arrest. Kaya hindi nila pwedeng sabihin dyan na for 13 days lamang, katulad nung pinagpo-point out nitong si Ronald De La Rosa, dapat wala na. Dyan lang daw siya na nakakita ng 13 days, inagalugad pa rin. Iba nga yung sitwasyon. Ang sitwasyon po dyan ay napakalaki po ng premises. Hindi po yan pangkaraniwang bahay lamang na pwede mong i-search within the day. Ang laki po, 30 hectares ang laki po nung compound na yan. At it believe, the PNP believes that meron pong mga nasa ilalim. May mga life form daw po na nasa ilalim na possible, ito po ay itinatago ng isang bunker. At from time to time, sa paghahangad po nila na malukit ito,
sila po ay pinipigilan nito pong mga KOJC member. But before I forget, meron tayong binanggit kanina na bench warrant. Ang bench warrant naman po ay ito po yung hindi ordinaryong warrant of arrest, pero nangyayari lamang po ito kapag ka ang isang akusado na out of bail ay inuutusan na dumating sa hukuman sa particular na petsa at oras, pero hindi po siya dumating. Hindi po siya umattend, in short, ng hearing. Maaaring gawin po ngayon ng judge ay outrightly sabihan ang korte na mag-issue ng warrant of arrest para po sa pagkaka-aresto ng taong hindi dumalo sa kanyang scheduled hearing. Ang tawag po doon ay bench warrant. Ngayon, balik na po tayo dito po sa pinagpapaliwanag ni General Torre at yung mga nakakahiyang actuations nito pong mga KOJC member na nagpapakilalang mga mabubuti, nagpapakilalang mga anak ng Diyos, kasi even si Ronald De La Rosa, pinagpipilitan niya eh, lahat tayo ay anak ng Diyos. Oo naman, I agree with that. Pero yung sasabihin mo na ikaw ay anak ng Diyos, na parang itutulad mo ang sarili mo kay Panginoong Hesus Kristo na ikaw ang tanging kaligtasan, kung hindi dahil sa iyo, hindi ka makakarating sa langit, eh hindi po yun tama. Ano, yun po ay paniniwala ng isang kulto. At mukhang ganun po ang paniniwala nila. Pakinggan at panoorin po natin muli ito, mga tol. Give others. So, I think this is... There's no other question regarding the legality of these warrants, the alias warrants. But on the next slide, I'll show you one warrant where only Apollo Kibuloy is impleaded. Next slide, please. Criminal case number RZQN from branch 106 of Quezon City. Violation of 7610, particularly 7. Section 5B, to read, those who commit the act of sexual intercourse or lascivious conduct with a child exploited in prostitution or subject to other sexual abuse. Warrant of arrest against Apollo Kibuloy and Apollo Kibuloy only. Dated August 8, 2024. Signed by Judge Noel Parel, presiding judge, 106 Quezon City RTC. That is the person that we're looking for, sir. Next slide, please. Yeah, no, lucky, oh. The area of operation is the KOJC compound, which covers an area of approximately 30 hectares, 22 hectares inside, including the subdivision on the upper right-hand corner, which is another 5 hectares, because we have suspected that there may be a safe house of the subject, of the target there. I would like to acknowledge also the presentation of Attorney Torion for giving us the confirmation on the methodical execution of these operations. And also, Mr. Jason Sa, the resource person from the another resource person from the KOJC, who simply said that they are live even before we arrive. Next slide, please. So the mission is very simple: arrest fugitives Apollo Kibuloy and 4 others, because one of them is already in custody, now imprisoned in Pasig Regional Trial Court. Next slide, please. The concept is again as simple: enter, arrest, and leave. Simple as may sound, we of course expected the challenges. Next slide, please. Drawing lessons from the July 10 operations of Pro 11, we prepared CDM contingents, tactical security teams, arresting personnel, investigator searching personnel with WCPD as core, and ancillary services team. So you noticed we even prepared the portalettes, because we know that this will be a long drawn battle, because in the next slides you will see why. And I'm very, very thankful with this opportunity to show this, because the Senate we do hope that the Senate will see what interventions can be done to help the police or help bring the fugitives to justice. Next slide, please. Day one. I wonder, actually,
in Attorney Sturion's presentation. Before this presentation, mga tol, halos ayaw nga pagsalitaan ni itong mga pulis eh. Particular itong si General Torre. Ilang oras nagsalita. Nakakabingi na nga yung boses nitong si Turion eh. Ha? Pero itong presentation na ito ni General Torre confirms na yung ilan sa mga sinambit nitong si Turion ay kasinungalingan. Ito po ang katotohanan. He uses pictures when SM&I was always live with videos. Because I do believe if a picture paints 1,000 words, a video will be 1,000,000 more in word. So let's click and see the videos in the next slides. Oh, habang inaantay po natin ano yung pagsasalita muli ni General Torre, ito pong mga susunod niya kasing sasabihin dito, mga tol, yung katotohanan talaga na nangyayari sa kanilang implementation ng warrant of arrest. Medyo mabagal sir ang internet talaga eh. Napakahirap po ng na-encounter ng PNP ngayon dyan. Kakaiba talaga. Hindi kasi pwedeng ang implementation ng warrant of arrest sa isang lugar ay dapat ganun din ang maging if I may suggest, sir, the lag is being caused by sa susunod na by the Zoom. Sa katulad nitong pangyayari na ito. Ang lahat ng mga aksyon ng ating kapulisan, syempre, primarily, in accordance with the rule of law. Pero it varies from time to time. Hindi pa pwedeng 10 pulis lang ang dadalin mo. Eh dito ang pinag-uusapan po ay Kingdom of Jesus Christ Compound where the Philippine National Police believes that nandoon nga ito pong si Apollo Quiboloy. Kaya ngayon, hindi nila dapat questionin kung 3,000 police personnel ang dinala dyan ni General Torre. Hindi pa nga raw sapat yun eh. Kasi ayon nga sa pagpapaliwanag dito ni General Torre, kahit walang pagpipigil o paghadlang pagde-delay na ginagawa ang mga miyembro ng KOJC, hindi pa rin po kaya yan ng isang araw lamang. Ngayon, more than 2 weeks na po silang nag-i-implement ng warrant of arrest na yan. Yet, dahil nga po sa mga hadlang na nangyayari, mas tumatagal. Kung gusto talaga ng mga miyembro ng KOJC na matapos ito, makipagtulungan sila sa ating kapulisan. And once and for all, kung gusto ni Apollo Quiboloy ang hustisya at katotohanan, magpasakop siya sa batas ng tao. Ang problema dito sa mga to, gusto nila, mananawagan sila ng hustisya, pero hindi naman sila naniniwala sa rule of law. Kung kayo nananawagan ng justice for Apollo Quiboloy, eh dapat ang gawin ninyo, makipag-cooperate kayo. Particular, ikaw Apollo Quiboloy, isuko mo ang sarili mo, tapos lahat ito. Ibinabalik nyo yung sisi sa mga nagpapatupad lamang ng batas. Sasabihin ninyo, paawa, victim pa kayo. Kung ano-ano mga sinasabi nyo dyan na kayo'y nalalabag ang mga karapatan ninyo. Tapos lahat yan kung kayo'y nakipag-cooperate lamang dito sa ginagawa ng ating kapulisan. Maraming salamat, Juliet Serra. Tagal na lakad ka naman siluko-luko. Dapat purahin yung mga to. Ang putang ina niya! Ore, wag ka na mag-isip. Wala ka na mag-isip. I'm going to go to the hospital.
nagawa. Nakikita ninyo, napaka sobrang pasensya ang ibinibigay ng mga kapulisan dito. Maximum tolerance talaga. Lahat ng ginagawa ng mga ito, paglabag na sa batas kung tutuusin. Pero sabi nga ni General Torre, we want peace. Ano, ang tanging hangarin lamang nila, mahuli itong si Apollo Quiboloy. Ang pagsusunog ng gulong, yan po ay paglabag sa environmental laws. Ang mga ginagawa ng mga miyembro ng KOJC na ito, particular sa ating mga kapulisan, ay maaaring may considerang assault to authority. Pero inaresto ba sila? Pinagbigyan pa rin sila except doon sa mga ilan o maraming mga miyembro ng KOJC na talagang labis-labis na ang ginagawa. Kaya inaresto na for obstruction of justice. Video clearly shows the hindrances that we face every single day. We use high density lasers, starting one of our casualties on the first day. Injured, ano, yung isang pulis dyan. Pero ininyo, tapos sasabihin nila sila yung mga mapayapang tao. Kitang-kita naman doon sa video. Oh, that's the first 3 days, sir. Napaka-eksibo lang, sir. And that's the reason why the search really was very long drawn and difficult, as you see. Okay. In this slide, sir, I'll show you that they applied for a permit inside KOJC compound. They applied in fairness to them. It was also approved that they are permitted to hold a prayer rally inside the compound. And immediately, they violated all the terms. Number one, they blocked the entire highway. Please click. Can you do that? They blocked the airport access road. Next slide. Sige lang, ituloy muna, iho. Huwag mo na balik-balikan. John, sinasabi pa ng mga miyembro ng KOJC na ito na hinaharang daw ng Philippine National Police yung pagpasok sa kanilang compound. Eh, kitang-kita naman kung sino po yung nangaharang. Hindi naman po PNP. Sila mismo. Pine-prevent nila ang PNP na makapasok dyan po sa KOJC compound. Senator yun, nawala ang fire truck yan. Dalawa ang fire truck yan. Dalawa lang ang kinumpiska namin. That's a lie. Will you allow, sir, kung wala ng Zoom, diretso na lang tayo sa LED ball? HDMI connection? Sige, you do everything. Sa concert, sa... Palabas niyo. Can you do the HDMI connection, diretso? Sinong buwan dyan? Kanina may ginagamit ko sa LED ball. Sa LED ball, eh. HDMI lang naman yan. Kasi wala sa Senado, eh. Kaya nagkakaganyan yung connection, eh. Ito pong nangyari na itong hearing, ganyan ka-importante. Our apologist or... itong mga grupo ng mga individual na ito sa Senado. Yung hearing, dinadala. Parang yung hearing na ginawa ni Amy Marcos na hindi ko iboboto sa pagka-senador sa 2025, dinala rin doon sa Davao kasi pabor para sa mga concerned doon sa kanila. Di ba? Napaka-bias talaga, eh.
Anyway, kung inaalaw naman ng rules, wala tayong magagawa. Pero ito, pwede naman itong dalhin sa Senado na lamang. Hayaan yung lumipad ang mga ito papunta sa Senado. Ang yaman-yaman nila. Kayang-kaya nilang magbayad ng plane ticket. Tapos yung mga mahihirap na mga kababayan natin mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, papupuntahin nila sa Senado. Nalilibre ba yung mga pamasahe noon? Hindi naman, di ba? Nung nagkakaroon ng hearing sa Degamo murder case, ang daming mga kababayan nating mga mahihirap doon. Ang talagang nagbenta pa ng kanilang mga ari-arian para lamang makadalo doon sa hearing sa Senado. Bakit kaya namang gawin sa Senado? Bakit kailangan pandalin dito? Kitang-kita na pala ang fire extinguisher na rin. That's the fire extinguisher coming from them directed at us. Katulad niyan, di ba? Mapayapang mga tao sige, ba yan? Sige, and slide please. Gagamitan mo ng fire extinguisher ang mga pulis? It's really no... Next slide. Wala na yan, wala na yan. Next slide na. Back and next slide. In the lightning rally, they are already wearing newly printed shirts. They are demanding justice for Apollo Quiboloy, yet they don't want him to surrender to the courts. Nakakatawa, di ba mga tol? Naghahanap sila, thank you dear, naghahanap sila ng justisya para kay Apollo Quiboloy. Pero pinipigilan nila yung pag-ikot ng gulong ng hustisya. Bahagi ng pag-ikot ng gulong ng hustisya ay ang pagpapatupad ng warrant of arrest sa isang taong akusado. Sige, sabihin ninyo na inosente itong si Apollo Quiboloy kasi guaranteed naman yan ng ating constitution. The presumptions of innocence until proven otherwise. Yet, hindi yon dahilan para hindi ka magpasakop sa jurisdiction ng korte. Inuutusan nga ng korte ang ating mga otoridad na hulihin ka eh. At itong mga humuhuli sa iyo, tumutupad lamang ito sa batas. Tapos mamasamain nyo pa to the extent na pati ang mga pamilya ng mga polis na ito, particular kay General Torre, hinaharas ninyo. Ang kakapal talaga ng mga pagmumukha ng mga tao na ito eh. Next slide please. Escape lang iho, escape. Ang pinipindal dyan, escape. These are the pictures of our injured personnel during the dispersal. And at this juncture, I'm really questioning the behavior of KOJC people. Are they really the peace-loving people and law-abiding Filipinos that they claim to be? This is just the second day of the implementation of the warrant. This is not long drawn. This is by no means during this time. Wala pa kami nagagawa sa tindi ng resistance. And is this the red carpet that Pastor Carlo Katiil had promised us if everything that we do is legal, that up to this point had been upheld even by the Court of Appeals to be legal? Next slide, please. O yan ha. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ganito po kasi yun, yung sinambit na yan ni General Torre. Nang ipinatupad po nila yung warrant of arrest, at after a day or couple of days, nag-file po ng writ of amparo, ito pong kampo ng KOJC. The writ of amparo is a legal remedy for life, liberty, for the right of life, liberty, or security. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng labagin ng partikular ng ating mga authorities, ang karapatan po natin sa buhay, sa ating kalayaan at mga ari-arian. At dahil doon, nag-issue po ang City of Davao Branch 111, tama ba? 115, whatever it is, ng temporary protection order. At pinalabas ng kampo ng KOJC na illegal na kaagad ang ginagawang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ating mga kapulisan. Pero hindi po nagpatinag ang ating PNP Regional Director Nicolas Torre. Dahil sa kanyang pagkakaunawa sa order ng korte, yung mga partikular na lugar lamang na maaaring merong koneksyon doon po sa kautusan at
ang kanilang sinunod naman. But not to the extent na titigil po sila sa pag-aresto kay Apollo Quiboloy. At dahil dyan, samutsaring mga fake news na naman ang pinakalat ng kampo ng KOJC na nilalabag daw po ng ating kapulisan ang kautusan ng korte. Hanggang sa umabot po ito sa Court of Appeals. Pero before that, naglinaw din po ito pong Regional Trial Court sa Davao na hindi po katulad ng kiniklaim ng mga KOJC member ang ibig sabihin ng kanilang kautusan na temporary protection order. Pero sa huli, lahat ng ginagawa po ng PNP ay legal. Yan po ay utos na mismo ng Court of Appeals. Kaya wala na po silang karapatan pa na pigilan ito pong ginagawa ng ating PNP. Ngayon, kung meron pa rin silang argumento, eh siyempre, dali na naman nila muli sa korte at maglaban na naman sila doon ng kanilang mga argumento. Mama Dog. Next slide. Now let's go to the use of the life detect equipment in locating possible hiding places. We have the life and motion detector from the BFP, which I stated earlier. 2 units from MMDA and borescope, ground penetrating radar. We have 3 various models from private agencies and 1 from the DNR. Next slide, please. For the record, who are these private agencies? Nahiniramanin yun. 3 various models from private agencies. Can you cite to this committee for the record? Can I give it at the executive session, sir? Because one person is a former member of a church where Mr. Quiboloy is once a member also before he put up the KOJC. Ano kayang relihiyon? I think that person will respect it. Mga tol, ano kayang relihiyon yun? Bago pa nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ itong si Apollo Quiboloy, meron ba tong dating kinabibilang relihiyon? But anyway, other points na yon. Sige, tuloy po natin ang pakikinig dito. These people are well-meaning private individuals who allow that us to use their equipment. Okay, after this, we have to have a executive session. Yes, sir. Bigyan mo sa amin. Thank you. Next slide, please. So let's play. These are the snippets. These are the snippets. These are all witnessed by their personnel. KOGC lawyers and witnesses witnessed us every step of the way. The indicators show that there may be life beneath the ground, 4, 5, 6 meters below ground. And really, we cannot ignore those indicators, because if we do ignore them, what will be the use of the procurement of this equipment? This equipment has been used before in many circumstances. Therefore, we have to believe them. Four squared. Unless there are contrary evidence that will show otherwise. But why after 13 days? Yes, sir. Makita niyo, sir, in the next... Make sila yan, sir. Next slide, please. Next slide. Lahat yan, sir, ay may mga... At 8:30 a.m., Colonel Pate himself had reported music or sound detected at the back of the stage of the cathedral. So it is behind the exhaust of the aircon and located particularly in the room in the said cathedral. Next slide. Several retests were done. Retests. And we have another confirmatory evidence that I can give in an executive session again, sir. This may be this will need an executive session. Although I have it with me here inside an envelope, you can read if you want to. I can give it to you, sir, in the executive session, or I can give it to you now, sir, so that you can read also. Okay.
Habang inaantay natin, ha, shoutout sa inyong lahat mga tol. Salamat sa 1,746 na manonood po natin. Foursquare yung dati daw relihiyon nitong si Apollo Quiboloy. Pero beside the point na yon mga tol, kaya ang punto lang ngayon dito, Kingdom of Jesus Christ ang pinag-uusapan at ang pinuno nito. Walang iba kung... That's why we have an executive session, sir. Your Honor, please, if I may comment, Your Honor. Sasapat na naman si Attorney Torion. Yes, Your Honor. It would appear, Your Honor, that General Torre would seem to legalize his... Kaya ayokong na mag-abuga siya eh. Sa totoo lang eh. Pasensya na sa mga kaibigan kong abogado. Ano? Kasi dito nakikita natin na itong abogado na ito, sa katauhan itong si Attorney Torion, ang batas pinapaikot, binabaluktot. The violations, wanton violations of constitutional rights of my clients, Your Honor, because of his alleged, sensitive information of the presence of these bankers. It is our humble opinion, Your Honor, that if this is so, this should be subjected to judicial scrutiny. Ngayon, kung sino, ang hirap dito kay Senator Ronald De La Rosa, kung sinasabi niyang subjected to judicial scrutiny, dali niya sa korte. I-charge nila for violations of law itong si Brigadier General Torre. Bakit mo pipigilan ang isang taong nagpe-present ng kanyang mga impormasyon sa isang hearing in aid of legislation? Sa bagay, wala talaga tayong aasahan dito kay Ronald De La Rosa eh. Either hindi ko alam kung talagang walang alam ito sa mga ganitong bagay o talagang nagmamaang-maangan na lamang para paburan ito pong Kingdom of Jesus Christ. To be able to present proof before a judge, because even in anti-terrorism law, in short, they need the search warrant. Yes, Your Honor. They need the search. Mali sila dyan. At makikita po ninyo kung bakit mali sila. Kasi sa huli, hindi na makapagpigil si General Torre. Sasabihin niya kay Ronald De La Rosa. Ang hinahanap nila ay tao, hindi property. The search warrant is applied only to properties, hindi para sa tao. Ngayon, kung nagse-search sila, incidental iyon doon sa implementation ng warrant of arrest. At nakalagay po yan sa ating rules of criminal procedure. Sa Rule 113 on arrest, alam mo yan ang lahat ng mga pulis, at ako po'y dating pulis, meron po doon particular provision na exceptions na kapag ka ikaw ay hindi pinapahintulutan, tapos sa paniniwala mo ang taong iyong hinahanap na nakalagay sa warrant of arrest ay nandoon, meron kang karapatang gamitin ang reasonable na pwersa. Kasama po dyan ang pag-break-in sa mga structures o kung anuman. Anyway, tuloy po tayo dito sa pakikinig. He does not search warrant. Yes, Your Honor. And because all of these would involve very intrusive searches and possible destruction of properties. Can we justify that just because he has an arrest warrant? He is creating a precedent here. Correct. Violation, severe violation. Kaya si De La Rosa, correct. Anak ng teteng na yan. Ha? Revised Rules on Criminal Procedure. Sa Rule 113 po nito, Section 11. Tingnan nga natin, baka mali ako sa pagkakatanda ko. Rule 113. Section 11. Basahin ko po para sa inyo, ha. Sabi po dito, right of officer to break into building or enclosure. An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant as provided in Section 5, yun po yung mga warrantless arrest na tinatawag, may break into any building or enclosure. Ang liwanag po, or enclosure. Kasama dyan yung mga posibilidad na bunker where the person to be arrested
is or is reasonably believed to be. At ang paniniwala po ng ating PNP, Apollo Kribuloy ay nasa Kingdom of Jesus Christ compound. If he is refused admittance thereto, after announcing his authority and purpose. At lahat po iyon nakita natin. These people, members of the KOJC, ayaw nila talaga pahintulutan ng ating mga kapulisan. In-announce ng ating mga kapulisan ang kanilang authority, yet talagang pinipigilan po nila. Kitang-kita naman natin sa video na pinapanood po natin eh. Positions of human rights of third persons would be allowed simply because he has an arrest warrant. That this is what he is doing now, Your Honor. Yeah, we are in agreement as far as to that issue is concerned. But please, patapusin muna natin. Thank you, sir. Next slide, please. Thank you, sir. So ground penetrating radars were also used to locate possible tunnels and bunkers where areas and movements were detected. Next slide. About on day 6, 4:15, MMDA personnel continuously conducting movement and breathing scan in the basement of James' school using life locator and vibraphone detected sounds, movement and breath. Thus, digging of the basement started at 5 p.m. of August 29, invoking Section 3, Section 11 of Rule 113. The digging was carefully supervised by engineers to ensure that the structural integrity of the building is not compromised. The purpose of the digging is to locate the suspected tunnel or bunker where the fugitives are hiding. Much as we would like to do this with minimum footprint, we cannot do so due to the unreasonable interference of KOJC people. If unhampered, we would have brought a borehole drilling equipment and a hole would not be more than 6 inches in diameter. Even 4, we can do it. Next slide, please. If I may, Your Honor, before this. At this juncture, a total of 3.4 meters deep was dug. However, new scan results discovered a retaining wall 8 meters below the down basement. And I think Engineer Zapata also will not be able to explain why there is a retaining wall. Kung wala kayong tinatago kay OJC, bakit hindi nyo pahintulutan ng PNP at i-prove nyo sa kanila sa pamamagitan ng kooperasyon ninyo na walang mga retaining wall na ganyan? Kasi sabi nga ni General Torre dito, itong mga retaining wall na ito ay nagpapakita lamang na merong hollow portion doon sa area na yon na pinoprotektahan ng mga retaining wall na ito. Napakakapal. Alam na natin kung ano yung bakit kailangan ng ganun. Bunker po yun. 8 meters below ground, up to 2 meters deep, Your Honor, in the star on the top. Except protecting a hollow portion underground. Okay. Yes, sir. Is the general implying that just because his alleged equipments, he is now licensed to conduct diggings into the property of another? What if the person doing that is an idiot? Tingnan nyo magsalita ang mga tao na ito. Tapos sasabihin niya, hindi niya sinasabihan si General Torre ng idiot. Yun na nga. Although babawiin niya yan sa mga susunod na salita niya. I can, maybe. But I'm not saying that he is, Your Honor. Ha? Paano kung ginagawa ng isang taong idiot katulad niya? Ang liwanag naman nun eh. Sinabihan mo na ang idiot si General Torre. Ngayon, kung idiot si General Torre, makipag-cooperate kayo para yung pagiging idiot niya mapatunayan ninyo. Meron niyang nakikita eh. Yung instrument na yan, hindi nagsisinungaling. Sasabihin nga dito ni General Torre mamaya, yan ay tested talaga, ginagamit sa mga rescue and search operation. Sir, but if a contrary evidence should likewise allow us to, we should be given the chance to countervail his alleged findings, Your Honor. Dalhin nyo sa korte. Kung hindi nyo kayang dalhin sa korte, dapat meron kayong mga countervailing evidence, quote-unquote, ayon sa iyo yan eh. Ipakita nyo dyan sa Senado. Kasi nagpapakita si General Torre ng pruweba niya eh. O, magpakita din kayo ng pruweba. After all, hearing in aid of legislation yan. But I do not know kung ano pang malilegislate dito nitong si Bato.
Hindi ko alam kung ano pa ang kanyang pwedeng buuin batas dito sa pamamagitan ng pakikinig sa mga argumento ng both sides na ito. Court of law. Okay, because if this is the unilateral finding of his so-called expert, at the very least, we should be given the chance to prove otherwise also. But what he is doing, Your Honor, he is believing hook, line, and sinker. Hindi ba pagkakataon yung ibinibigay sa inyo dyan sa hearing na yan? Eh, most of the time, kayo yung nagsasalita. Katulad niyan, sinasabi mo na bigyan kayo ng pagkakataon na i-prove na walang katotohanan yung sinasabi ni General Torre. Dapat dyan pa lamang sinasabi mo na kagad na walang katotohanan ang sinasabi ni General Torre with proof. Hindi yung sasabihin mo na naman ang mga legal na argumento mo tapos sasabihin mo dapat dalhin sa proper forum or sa under the judicial scrutiny, whatever man yung mga sinasabi mo dyan. Yan, eto maliwanag dito mga tol. Talagang gusto lamang nitong si Attorney Torreon na ang mga nasasaad sa batas paikutin sa pamamagitan ng kaalaman niya at para pumabor sa kanilang grupo, particular dito kay Apollo Quiboloy et al. Of the findings of this expert without even letting us know about it. And now he is proceeding to destroy the property of my clients without even me being sure whether or not his data is in fact true. Walang problema doon. Kung sinisira man ng mga kapulisan ngayon yung sinasabi ninyong property ninyo, yan ay accordance sa batas, in accordance with the law. Diba? Sabi dito, Section 11, in order to make an arrest by warrant of arrest, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is reasonably believed to be. At aaminin naman niya ni General Torre dito eh, na talagang nagbubutas sila. Kasi gusto nilang malaman talaga kung meron talagang life form doon sa ilalim ng lupa. At after noon, yun ang ayos po nila. At yun yung paliwanag dito sa balita na pinanood po natin kanina. Kung bakit meron pong mga bagong sementong bahagi ng property na ito. Wala pong kasinungaling ang binanggit dito. Wala pong pag-deny na binanggit dito si General Torre. Kinonfirm niya pa nga. Dahil bahagi po yung kanilang trabaho eh. Naniniwala sila na si Apollo Quiboloy ay nandoon po sa premises ng KOJC compound. Okay, yes, we are in agreement to that. Sir, may I please? With all due respect to the good general. Oh, ito pa. His ranting. Ito. I do not know kung tama ito sa profession ng mga nasa health science, particular ang mga doktor. For her to call General Torre like a psychological patient. As far as I know, napakamaingat dapat ang mga doktor sa pagsasalita at paghusga sa isang tao kung ito ba'y merong kapansanan sa pag-iisip. Pero itong si Dr. Badoy, hindi yata talaga nag-iisip ito ng tama. Palibasa, hindi ko alam kung ano ba meron, bakit siya ganyan tagapagtanggol ng mga Duterte, particular ngayon itong KOJC. Pakinggan ninyo kung ano sasabihin nito kay General Torre. Sir, starting to sound like a psych patient. So, ano ang protection natin? Ano ang protection natin? Avoid the using those terms. We have to respect each other. Mr. Chair, at from the legal perspective, yung sinabi ni Attorney Torreon. It's very for me to hear, legal or illegal, but... Kung sa medical perspective, ako, hindi ako, wala akong alam sa health science. Pero sa pagkakaalam ko, parte ng ethics ng mga professional na dapat maging courteous ka sa lahat ng pagkakataon. Be mindful on your actions, words. Kasi iyan yung magre-reflect sa inyong profession eh. Ngayon, nagpapakilala kang medical doctor and as is, talaga namang doktor ka. I do not know kung anong uri ka nga lang ng doktor. Tapos ganyan, huhusgahan mo sa harapan ng publiko na mistulang psych patient na ito si General Torre. Tama ba yun, Dr. Badoy? Sa akin pagkakalam, maling-mali ka dyan. It's like a psych patient. It's not good to hear before this
Mr. Chair, I don't mean to insult. I respect what's happening right now. Pero as a medical doctor po, Mr. Chair, when you hear something like this, then it does sound capricious, whimsical, and dangerous. Opinion mo lang yun. Yes, sir. Opinion mo lang yun, Dr. Badoy. Ang isang tao, bago mo sabihin na psych patient ito, dapat may proper... Tulungan niyo ako, mga nasa health science professional. Di ba may proper evaluation? Ang mga psychologists, ang mga psychiatrists, bago nila sabihin sa isang tao na psychiatric patient or psychological patient o kung ano mang tawag nila dyan, may proper evaluation. Ikaw, binabase mo lamang dahil nagsasalita itong si General Torre at yung kanyang sinasabi, hindi pumapabor sa inyo, sasabihan mo na na mistula siyang psych patient. I've said, we are in agreement. I agree okay, with you. Thank you. No need to convince me. But please, let General Torre finish his presentation. Sir, please continue. Because of this finding, sir, we found that we are the hole that we dug is around 2 feet off to the right. So I asked them to cover it, and we will plan again another digging 2 feet off to the left of that wall, sir. So that will be on the next steps, depending on your advice. Of course, we will be taking into consideration yun. Diba, inamin naman ni General Torre na talagang hinuhukay nila, tapos inire-refer ulit nila. Maliwanag yun at hindi sila titigil sa paghuhukay na yan hanggat pinaniniwalaan nila na merong tao doon sa ilalim ng lupa. Or advisor. But that's the scam's result. The chair himself would like to advise you to do the same. Do everything legally. Yes, sir. Pumunta ka sa korte, humingi ka ng search warrant. Thank you, sir. Para hindi kayo mag-criticize na... Saan kayo ang party written? Hindi ko kasi matandaan eh. Pero lelekturan siya dyan eh. Hindi naman pigil ng General Torre eh. Na hindi nila kailangan humanap ng kumuha ng search warrant. Kasi ang subject is a person. Not contrabands, not illegal properties. Kaya hindi nila kailangan mag-apply for a search warrant. Ang hinahanap nila si Apollo Quiboloy, hindi po properties. Ginagawa na yung search warrant. Dito, may korte naman tayo. You can be granted with the search warrant kung justified yung claims ninyo before the court. Di ba? Yes, sir. Next slide, sir. Continue. Possible hiding places. This is the spectrum of the possible hiding places from the very lavish ones to the poor ones. Because Pastor Quiboloy is basking in wealth and prosperity, enjoying the fruits of his ministry. While many of his ordinary followers continue to live modest lifestyles. Some of his closest chosen followers. Oh, dito, all syempre, young women. For the sake of fairness, that is an opinion na nito pong si General Torre. Kung ako ang gumawa ng presentation nito para kay General Torre, hindi ko isasama yan. Kasi that is a matter of opinion. Ano, dapat doon lang stick to the facts. Kung meron mang lavish lifestyle itong si Apollo Quiboloy, this does not concern with the implementations of warrant of arrest. But anyhow, I salute Police Brigadier General Torre. At karapat-dapat lamang po siyang i-comment sa ginagawa niya po na ito. Wala pong illegal, wala pong masama, not political, ito pong ginagawa ni General Torre. It is just an adherence to law. Siyempre, sa pagtupad din po sa kanilang tungkulin bilang mga pulis, at ako po ay dating pulis, alam ko po kung ano yung maaaring kahinatnan kapag ka ikaw ay hindi ka po tumupad sa iyong tungkulin. Sabi nga ni General Torre sa mga susunod pa dito, that is dereliction of duty in short. Pagpapabaya sa katungkulan mo at merong kupuyang kaatibat na administrative action. Ngayon, kung patuloy nilang sasabihin na ito ay pamumulitika as their supporters stated, wala na akong masasabi pa doon kung hindi yun po ay kabubuhan or either katangahan. When I said kabubuhan, kasi hindi mo inaaral lang iyong sarili. Katulad ng laging sinasabi nitong si Torion na dapat educated sa batas. Hindi mo inaaral lang iyong sarili.
Pero in response to dapat educated ka sa batas at like Attorney Torreon educated sa batas, pero binabaluktot ito, katangahan po iyon. Dahil ang produkto ng katangahan ay maaaring kasinungalingan o gaslighting na tinatawag. Kasi ganito ang tanga eh. Alam mo kung ano yung nasusulat. Alam mo kung ano yung ibig sabihin noon. Pero ayaw mong paniwalaan kasi hindi pumapabor sa iyo. Tanga at bobo lamang ang ganong tao. At hindi yon ad hominem. Ang pagsasabi ng tanga at bobo, kung meron ka namang basis, hindi ad hominem. Dahil fact talaga yun eh. Pagka bobo ka, wala kang alam. And you should be informed or educated. Pag tanga ka, ang problema dyan, wala nang lunas. Sarili mo lamang ang makakalunas kung ikaw ay dakilang tanga. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa natitirang 1,640 watching from Facebook. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.